What's up guys? Welcome na sa ating panibagong vlog. So, nandito ulit tayo guys sa RCM Suki 3S Abad Santos 3, Tagum City. So, kanina guys, habang nagpa-price update ako, napansin ko itong kanilang Raider 150 Fi. So, ito yung kanilang 2022 model na color black. So, kaya naman hindi natin papalagpasin na hindi ito magawa ng review at walkthrough. So, in this video guys, alamin natin yung kanyang specs, features, at syempre yung kanyang SRP, down payment, at monthly installment. Kaya tara, umpisahan na natin itong video ito. Some Archbishop been a school them from when me in a khaki shot. Liverpool couldn't test the way me rise it up. Quick draw him drop and can't get up. Him no fast enough for my problem that you never solve. Send for the Dan Brace for a firestorm, cause I turn into a monster. Ready for the war with a wig of black. None of them boy they no bad. Them boy, they love us. Ngayon ni Suzuki guys pagdating kay Raider 150 Fi, the Pinnacle of Hyper Underbone. So kung mapapansin nyo guys, ganun pa rin naman yung color niya dito sa front, color glossy black pagdating sa kanyang headlight fairings. Ayan guys, nandito pa rin naman yung kanyang S, yung kanyang Suzuki emblem, tapos nandito pa rin naman yung kanyang parang M shape na ilaw dito, which is LED na. Meron na din nakalagay dito guys na Fi, kagaya pa rin ng dati. So, siya po ay napaka fuel efficient na. So, babalikan natin mamaya guys yung kanyang average fuel consumption. Sa headlight, LED pa rin po. Turn signals is naka bulb type or halogen. Naka telescopic fork suspension sa front with a dual pad piston brake caliper. And naka single wavy hydraulic disc brake yan siya guys. Ayan guys. So, napakaganda na din po ng stopping power nitong isang toy. It's because naka dual pad na. Sukat ng gulong sa front guys is 70x90x17 tubeless tire. So makakaasa ka kung mapako ito, hindi basta-basta mag-flat. And then pagdating naman po sa kanyang cast wheel, yung design ganun pa rin naman po. Napintahan lang po siya ng color red. Front fender, check natin, ganun pa rin makunat. Meaning pag halimbawa mabangga ito, hindi po siya basta-basta mag-shatter into pieces, no? Mayuyupi lang po ito at babalik din po ito sa dati. So, yan guys. And then, nandito pa rin naman po yung kanyang radiator, no? Yung kanyang liquid cooling system. So, if I were you guys, pagbibilhin nyo to si Raider 150 Fi, bilhan nyo na din po ng cover para po hindi po matamaan ng mga bato-bato. Kasi po, napaka-fragile lang po nito. Napakadali lang din po nitong mayupi pag once matamaan ng mga bato-bato. Kasi ganito din yung kay GSX ko. Then, nandito naman po yung kanyang undercowl. Ganun pa rin naman, glossy black. Yung nagustuhan ko sa kanya guys is yung kanyang bagong decals. Ayan o. So, aside sa kanyang black na color, mayroon na din siyang parang glittery gray dito with the matching of a little bit of red. Ayan guys o. So, yung nakalagay sa decals niya guys is basically yung kanyang engine specs, which is dual overhead cam, 4-bulb, Suzuki, advanced twin spar frame, and yung pangalan niya na Raider R150. Ayan. Tapos yung kanyang transmission na 6-speed. Tapos dito sa side, ganun din. Mahabang decals. Tapos meron na ding liquid cool dito, which is yun lang po yung color red. And the rest is parang ano na siya guys, gray. Parang glittery gray yung effects niya dito sa decals niya. Ayan. So, hindi pa rin naman po tinanggal yung kickstart. Ganun pa rin, nandito pa rin. Para saan? Advantage to. Para pag once maubusan kayo ng baterya, ayan, meron po kayong pag-asa pa na mapapa-under yung motor ninyo. Apaka ng driver, apaka ng angkas or foot peg. Yung tambucho niya guys, ganun pa rin, stylish, no? Sporty stylish muffler, hindi pa rin binago yung itsura niya. May guard na din, silver yung datingan, and nandito yung kanyang exhaust end cap na silver din. Ayan guys. So, balik tayo dyan mamaya, dito muna tayo sa kanyang dashboard.
So sa dashboard guys, ganun pa rin guys, naka fully digital na, no? Kagaya pa rin nung nakaraang model. So anong meron dito? Of course, nandito yung kanyang RPM indicator, speedometer, time, gear indicator, trip A, fuel gauge. Ayan. Tapos pindutin natin tong select. Trip B, kilometer, trip A, trip B. So yun lang guys ang meron. Sa adjust naman is pag halimbawa mag-adjust kayo ng time. Meron din siya mga indicator dito like turn signals indicator. Ayan, right and then left. Off. RPM indicator, magla-light up yan guys pag na-reach nyo na po yung maximum limit ng RPM niya. Neutral indicator, and the other side guys is, ayan, turn signals indicator, check engine indicator, temperature, at high beam, low beam indicator. Ayan, off na natin to. Pagdating dito sa right side, sa grips guys, nandito pa rin naman yung kanyang standard grip. Same lang na design ng dati, yung kanyang bar end, glossy black, electric start, sa left side, meron na din siyang patayan ng ilaw ng dashboard guys. So kung mapapansin nyo, naka-on yan. So pag once na, pinihit natin to guys, or sinwitch natin to, tingnan nyo. Ito pala yung off. Ayan. So nandito yung off guys. Tapos ayan, ilaw niya. So ayan po yan guys, papayan po ng ilaw ng dashboard. So para saan mas advantage, meron siyang switch dito para mas makatipid po kayo ng battery, no? So again, ayan, off. Tapos parang idling to eh. Tapos ayan. So ayan guys, I'm not sure kung anong tawag dito guys, no, para saan to. Kasi pag dito off yan, tapos dito umiilaw naman siya. I'm not sure kung anong purpose nitong nasa pinakadulo, kasi same lang naman sila, umiilaw dito. Yung dashboard, umiilaw din dito. I want to know guys, please comment down below anong tawag dito. No, kung sa dashboard lang ba to, or connected siya sa lights din sa headlight. Ayan guys, kasi I'm not really familiar, no, kasi hindi pa naman ako nakapag-drive nitong Raider 150 Fi. Carb lang, kasi nakamotor na tayo ng carb. So nandito yung kanyang high beam, low beam, turn signal, switch, off, at saka yung horn. Ayan guys. So tama lang yung horn niya guys, sa body build niya, hindi ganun kalakas yung busina at hindi din ganun kahina. So sa mga levers, naka glossy black, clutch lever, and brake lever. Yung kanyang side mirror guys, same lang kay GSX. Mas malaki, mas advantage, kitang kita mo yung nasa paligid mo, or lalong lalo na yung nasa likod mo, no? Makakaiwas ka sa mga sabit or side sweep. And then, meron din siyang compartment dito guys, dito sa front. Si Raider Carb walang ganito, si Raider Fi meron. Nagawan ko na ng comparison guys, Carb at Fi, check nyo lang po sa mga videos ko. So balik tayo dito, ayan. So ito yung kanyang front compartment guys, pwede kayo maglagay dyan ng papers ng motor, cellphone ninyo, ballpen ninyo, at kung ano yung mga small belongings ninyo pwede nyo ilagay dyan. Ayan. Sa grab bar naman po, naka matte black, ayan. Same lang po ng design sa front. Napaka sporty and stylish din. May mga angulo na din. Ayan guys. And then check natin guys kung may under seat storage siya. Kasi merong susian dito eh. Ayan. Ten. So ayan guys. Wala po siyang under seat storage. Ang meron lang po dito guys is yung fuel tank niya. Yung battery niya. So hindi na po abot to ng baha. May mga tools din po siya dito guys, just in case for emergency magagamit ninyo. And then, pagdating sa fuel tank capacity guys, meron po siyang fuel tank capacity na 4 liters. At kiniklaim ni Suzuki no, na 50 km per liter po yung kanyang average fuel consumption kung takmong pogi lang po kayo. Pero kung kaskasero kayo guys, nako, hindi nyo po pa rin po maabot yung kanyang average fuel consumption na 50 km per liter. So sa taillight guys, halogen or bulb type, turn signals, naka bulb type, naka full compact na din po yung ilaw niya sa likod. Meaning, hindi po magkahiwala yung kanyang turn signal sa kanyang brake light. Pagdating sa ilaw ng plaka, meron na ding ilaw, bulb type. Ayan, plate holder dito, sticker ni Suzuki, at saka yung napakahaba niyang fender pang protect sa mga putik-putik. Ayan, napakalinis na din po guys ng kanyang underneath guys. Oh. Ayan, napakalinis na din linisin. So, dito tayo guys. Rear tire size guys is 80 by 90 by 17. Again, yung mags niya guys is color red. Tubeless tire na din po ito. And suspension sa likod is monoshock swing arm suspension.
Ayan. And then braking system guys is naka single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper na ang brand ay Tokiko. Yun. Dito tayo sa kabila. So nandito yung kanyang chain cover guys. Of course yung swing arm niya. Apakan ng angkas. Side stand. Hindi pa po siya side stand switch. Apakan ng driver. Yung kanyang cambia. 6-speed manual transmission. Yun yung nakalagay sa decals niya. And of course, yung kanyang engine, guys, ito. Ayan. So, pagdating sa horn niya, guys, may harang na din para hindi po matamaan ng bato-bato kasi nga medyo mababa yung kanyang horn. Ayan, guys, so may cover na. So, this motorcycle, guys, is powered by 147.3cc to be exact. Liquid-cooled, 4-stroke, dual overhead cam, and 4-bulb. Max power is 13.6 kilowatts at 10,000 RPM and max torque na 13.8 Newton meter at 8,500 RPM. Meron din po siyang compression ratio na 11.5:1. So, FI na din po ito ang isang ito. So, pagdating naman po sa kanya seat height, meron po siyang seat height na 765 mm. So, sa height ko guys, abot na abot ko po ito. So, kung may height ko kayo na kahit 5 flat, abot na abot nyo rin po ito. Pagdating naman po sa ground clearance, meron po siyang ground clearance guys na 150 mm. So, average ground clearance lang po yan. So, sa medyo malalaking humps ng Pinas, hindi na po masyado, aabot yung undercowl niya or engine niya. No, safe na po yung kanyang engine sa mga humps or malalaking bato. Pero kung ipapalowered nyo po ito, nako, aabot po talaga ito sa makina ng motor ninyo. And then, pagdating naman po sa kanyang timbang, o may bigat po siyang 109 kilograms. So, sa mga nagtatanong, magkano naman po yung pinakabagong Suzuki Raider 150 Fi Titan Black ngayong 2022? So, this motorcycle, guys, ay mayroong SRP na... Ayan guys, so 115,500, pero kung gusto nyo po ng hulugan, down payment is 9,150 at monthly amortization for 3 years na 5,343. Syempre, meron din po siyang rebates na 200. So, this motorcycle guys is available dito sa RCM Suzuki 3S, Abad Santos Street, Tagum City. Ilalagay ko na lang po yung cellphone number nila, maging ang kanilang full address sa description box ko sa baba para po ma-message ninyo sila kung interesado po kayo sa motor na to. So ayun na nga guys, so tapos na nga natin i-review at ikutan tong isang ito. Ano yung masasabi nyo sa motor na to? Sulit pa ba siya ngayong 2022? At ano yung mga katangian niya kung bakit siya yung i-consider nyong bilhin? I want to know your thoughts below. And syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at kung gusto nyo pang makapanood ng video na gaya nito, huwag kalimutan mag-subscribe and pakihit na din notification bell para ma-update kayo once may bago tayong upload.